Papayag nga kaya ang Meralco Balls sa isang trade kung saan makukuha ng Barangay Ginebra itong si Mac Bello kapalit nitong si Sidney Onwubere? Marami naman ang magsasabi na patas yung trade na yan dahil hindi naman nagagamit pareho players at sa totoo lang pareho namang may potential yan. Nakita natin nung ito si Onwubere naglalaro doon sa Northport Batangpier, double figures ang ina-average nito at inilagay pa nga ni Coach Pido Jarencio doon sa starting five niya. At ito namang si Mac Bello, siyempre alam natin number one pick yan doon sa Gila Special Draft at nag-a-average pa siya ng 20 puntos nung nasa Blackwater Bossing. Pero parang naging pareho naging sitwasyon ng dalawang players nung napunta ito si Bello sa Meralco na bangko at ito si Onwubere ganoon din dito sa Barangay Ginebra. Hindi naman dahil kulang sila sa talent, kung hindi, hindi siguro sila talaga fit doon sa sistema na pinapatakbo ng kanikanyang mga coaches. Kung sakaling mapunta itong si Bello dito sa Barangay Ginebra, baka mabigyan siya ng playing time dyan ni Coach Tim Cone dahil nga hindi pa natin sigurado kung kailan makababalik si Japheth Aguilar o kung 100% pa ito pagbalik niya. At syempre, ito si Bello, meron naman niyang outside shot at pwede rin niya mag-low post kaya magiging magandang addition doon sa front court ng Ginebra. Ito naman si Sidney Onwubere, pwede rin niya sa Meralco Balls dahil nakita natin kung paano siya maglaro dito nung nasa Global Port o Northport Batangpier siya at yung estilo ng laro niya na naka-orient sa depensa ay bagay na bagay dito sa pinapatakbo ni Coach Norman Black sa Meralco Balls. So sa tingin ko kung sakaling magkaroon ng ganyang trade ay magiging patas naman yan doon sa magkaparehong koponan. Kumbaga hindi naman natin masasabi na mga star players sila pero makatutulong yan kung mga role players ang hahanapin ng Barangay Ginebra at ng Meralco Balls. Siyempre, hindi muna makakaroon ng trade ngayon dahil ongoing yung playoffs. Pero pagkatapos itong Governor's Cup, pwede na mangyari ang ganyang trade. At siyempre, kapag nangyari yan sa tingin ko, makikinabang naman ang dalawang nabanggit na players na si Mac Bello at si Sidney Onwubere. Kung inyong magugunita, itong si Rodney Brondial naglalaro yan dati sa Alaska Aces pero nung naging unrestricted free agent, ay nagdesisyon na lumipat dito sa San Miguel Beer dahil yung kanyang college coach na si Leo Austria ang humahawak doon sa koponan. Nung si Coach Leo pa humahawak sa SMB, maraming playing time itong si Rodney Brondial. Ilang beses pa nga, naging best player yan. Pero lately, bumaba na yung kanyang minuto at dito nga, sa ilalim ni Coach George Gallant, limitado na talaga ang kanyang minutes. Siyempre, understandable yan dahil merong import pero maraming magsasabi na baka yan ay isa ng pahiwatig na matitrade itong si Brondial. Siyempre, sasabihin mo, bakit mo ititrade si Brondial ngayon kailangan ng San Miguel Beer ng big man? Pero sa tingin ko, baka mangyari dyan, itrade nila si Brondial para kumuha ng isang mas magandang performing na center o kaya power forward. Lately kasi gumaganda laro nito si Vic Manuel at ito si Mota Utuwa. Medyo mahirap pitawan yan dahil sa kanyang size. Kaya malamang hindi muna ititrade ang dalawa. Matitira na lang dyan na ito si Brondial na malamang pakawala ng San Miguel at dalhin either sa Terra Firma o Northport para makakuha ng either big man o kaya draft pick. Siyempre si Brondial medyo bumaba ang trade value ever since dahil kumunti na rin yung kanyang playing time. Pero may makukuha pa rin sila siyempre sa Northport at Terra Firma. Lalo na kung sasama nila itong si Robbie Herndon at yung iba pa nilang mga bench players. Sa ngayon, siyempre busy si Coach George Gallant dito sa playoffs nila sa Barangay Ginebra. Pero alam naman natin ang management ng SMB palagi yan nag-iisip ng paraan kung paano mapapalakas yung kanilang koponan. At ang isa na nga dyan sa tingin ko ay pwede nilang itrade dito si Brondial para kumuha ng isang center na pwedeng backup dahil hindi pa natin sigurado kung kailan babalik si Junmar o di kaya naman kung gusto na nila si Tautuan na sentro, kumuha sila ng isang power forward. Kung mahirap-hirap itong kay Troy Rosario, pwede silang kumuha either sa Phoenix, sa Terra Firma o Northport o kaya sa darating na draft at gagamitin nilang trading chip ay ito nga si Rodney Brondial. Panahon na nga ba para palitan ng Magnolia ang kanilang coach na si Chito Victolero? Sa ikalawang sunod na pagkakataon, nung pagkaharap nila ng Meralco na eliminate sila sa playoffs, at sa ngayon medyo masaklap yung huli nilang talo, napanood nyo naman kung anong nangyari, panalo na sana, natalo pa. Maganda naman ang pinakita ni Paul Lee at ni Mark Baroka, maski yung import nila, wala na tayong hihilingin pa, pero sadyang kinapos. Pwede natin sabihin na may dahilan pa ang Magnolia dahil wala nga si Ian Sanggalang. Pero sabi nga nila, pag natalo ka talaga. Tignan mo nga si Coach Leo Austria. Wala si Mota Utuwa at Vic Manuel nung natalo sa Bay Area. Kacha-champion lang ng Philippine Cup pero inalis din. Kumbaga, ang SMC maikli ang PC pagdating sa ganito mga sitwasyon. At kapag hindi nila nagustuhan yung performance mo, kahit sino pang players ang gamitin mo, kahit may injury ka pa o kung ano pa man, pag naisip nila papalitan, papalitan ka talaga.
Pero marami nagsasabi na baka hindi alisin ito si Coach Chito Victolero dahil ang reports, si Al Francis Chuba daw ang pumikap dito. Kumbaga, siya ang nag-recommend dito kay Victolero kaya malamang daw safe pa ito sa kanyang trabaho. Kung hindi nila tatanggalin ito si Coach Victolero, kinakailangan na siguro na talagang magpalakas ng lineup. Hindi na natin kailangan pang ulitin yung pangangailangan nila ng big man, pero talagang yan ang kinakailangan nila ngayon at kailangan din natin masabi na yung point guard situation ay dapat na rin ayusin nitong Magnolia. Pati na siguro sa power forward nila at kung ano bang gagawin dito kay James Laput na hindi naman ginagamit. Sa ngayon, ito si Russell Escoto, maganda performance. Manatili kaya dyan o gagamiting trading chip? Maraming question dito sa Magnolia ngayon. Ang maliwanag lang, kinakailangan na nilang umaksyon at kailangan na nila na maging katulad itong Ginebra at ng San Miguel na palaging gumagawa ng trade kapag hindi maganda performance. Dahil yung mga players ng Magnolia, sa totoo lang parang hanggang dyan na lang talaga unless magkaroon ng pagbabago dito sa kanilang lineup. Magsisimula na ang playoffs ng San Miguel Beer at Barangay Ginebra at sinabi ng PBA at syempre ng SMC na walang bigayan ang mangyayari dyan. Talagang labanan ang mangyayari dahil syempre ang San Miguel Philippine Cup Champion, ang Ginebra Commissioners Cup Champion, kumbaga ito ang magbe-break ng tie para malaman kung sino sa kanila ang magiging mas maganda ang performance ngayong season na ito. Makikita din natin na oo, wala si Junmar Fajardo sa panig ng San Miguel Beer at hindi 100% si Terence Romeo. Pero sa Barangay Ginebra, mukhang hindi rin maglalaro si Japheth Aguilar. At syempre, alam natin na wala din si L.A. Tenorio. So, masasabi natin talaga na mukhang magiging patas naman yung magiging laban. At dito natin makikita syempre kung paano mag-a-adjust yung mga coaches. Sa panig ng Barangay Ginebra, well, alam na natin kung anong kayang gawin ni Coach Tim Cone dyan. Samantala, ito naman ay magiging pagsubok para kay George Gallant. Naging controversial yung pagka-appoint dito kay Gallant at ngayon makikita natin kung paano siya magpe-perform wala si Junmar Fajardo. Kinakailangan mag-step up of course ng mga local players ng parehong kupunan dahil alam naman natin kung ano ang kayang gawin ni Justin Brownlee at ni Cameron Clark. Very consistent ang dalawang nabanggit na players kaya magkakaroon syempre ng adjustment yung mga coaches para mapigilan ang bawat isa. Sa panig ng Ginebra, ang magiging susi nila ay ito si Christian Stan Hardinger kung paano niya gugwardyahan ito si Cameron Clark. Dahil ito si Stan Hardinger ay hindi lang kilalang offensive player kung hindi maski sa depensa siya usually gumagwardya sa mga imports. Sa panig naman ng San Miguel, ang magiging susi dito ay yung mga gwardya nila katulad ni CJ Perez dahil kinakailangan nilang atakihin yung depensa ng Ginebra dahil wala ito si Japheth Aguilar. Kumbaga wala silang rim protector at si Stan Hardinger ay busy sa pagbabantay kay Cameron Clark. Dito rin natin makikita kung paano mag-a-adjust si Coach Tim Cone at si George Gallant dahil syempre magkakaroon ng maraming pagbabago sa serie na ito. Shoutout kay RJ Landrito, Eduardo Monsales, Eduardo Garcia, Noel Corpus, John Mark Cantos, Marlon San Pedro, Donel Santiago, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, Judy, Jonah, Jaira, Carl, Shaina at Wayne Villarosa, Roderick Noel, Ireneo Salangsang, Joshua Giray, Rosales at Espejo Family, St. John Bosco Parish ng Tondo, Edwin Carmona Jr., OG, Gia, Gio at Len Santillana at Tagle Family, Enrico at Presi Angsioko, Reden, Bonbon, Elena at Laila Lansang, Kagawad Katsakino Dukusin, Adrian Caringal at Marshall Family, at kay Ate Marie, Jasmine at Nicole, Celino Valles at Junel Alagon Family, Admon de Guzman, Nestor at Nida Villaflores Family, Ronald Berbosidad, Rico Olarte, Andrew Anyosa, JJ Sibum, Baliete at Myron Almosa Family, Anthony Alon, Ariel Duvel, Kimi Ruth at Angelica Arludaso, Jandre at Jordan Dimalanta at Sid Maria, Dion Mercado, Jerwin Labok, Libanan, Orosa at Perez Family, Brian Andres, Joseph Pineda, John Patrick Abrea, Julius Benedict at Jason David, at RG Bueno at Dalina Family.